Island Home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright friends tayo. Bright FM friends tayo. Sa 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ikaw pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among St. Papa Wade, si Father Pepa. Kayo po ito ang inyong pong station administrator at among St. Papa Wade ng 91.9 Bright FM, ang radio station po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. We are still on the octave of Christmas, no? Fifth day na ito within the octave of Christmas, December 29 at Thursday episode tayo. At ang saint po natin sa araw na ito ay si Saint Thomas Becket, isang obispo at martir. And of course, with me, at sila ay may Christmas hangover pa yata. Rene pong kakatanga doang bulaklak. Bakit ko rin ni mamulaklak ko po. Yan tula natin, kalupa ng Maria, ne? Ang boy, Zacharias. Si Sister Rose and Sister Daisy, no? At halina't samahan niyo po kami sa isang oras ng pagnilay at talakayan dito sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Sister Rose, muna na ka at mag-greet ka pa mong Merry Christmas ang pong gusto ka karing kaya katang makirandam. Merry Christmas po kaya katamungan, Maya Pagdat Panapon or Sisi Lim. Maranong po yung dadalumdum niya ni mo, ni Sister Rose Quinney, kaya po kayong Immaculada Concepcion, kaya ni po kayong Guagua. Kumusta kayo po? Yes, talagang mahaba ang gabi. At saka, maybe you have, felt it na medyo dinimlan eh. Ang simoy ng hangin hanapin. Eh? Mm-hmm. And of course, ang simoy ng hangin dyan sa, Las Piñas. Las Piñas po. Yes, so Sister Daisy, mag-greet ka pa mo karagya katang makinandang. Opo. Hello po, si Sister Daisy po ito from Las Piñas sa Paris ng St. Joseph. At medyo pasensya na kayo kung paminsan yung ubo ako. Pero I am happy and I'm glad to be with you again. And nakita ko na naman po si Among sa mga after the mga simbang gabi na wala siya. Anyway, please join us for another 1 hour for a very meaningful gospel again today. Thank you po, Among. Yes, sir. Talagang feel na feel ko na purang mukhang talagang napagod. Pero, ay, opo. Kanya talaga yung Pasko na itang mapagal. Opo. Pero magastos mo naman. Pero there is no comparison, di ba? Sa, opo. Yung tuwa, saya ng Pasko. Opo.
Ako. Atin, Kamalamig atin ko. po mapagal ang pong Excuse me. malingon, magastos, pero masaya naman po. And I think we have seen it, no? Yes. Masakit yung biye. So, how did you spend your Christmas day, Sister Rose, with your family? Opo, Mong. As usual, nakalakalami. Tsaka din pong Manny Claude. And Manny Claude. Then pong Manny Claude. Nakal pa Manny Claude mo. Talaga? Wow. Opo. Thank you. Hanggang nga rin mula kakilala. O nang siyempre po, Neuring, makipamaskulo. Bala mo, ikit may Mama Mary, ang po'y Gista, po'y St. Joseph, na mag-house to house lo. talagang kaya bayan king guy. Kaya nga, panahon ng Pasko. And Sister Daisy, how did you Opo. Spend your Christmas day? Opo, with family po at mga in-laws ng anak ko, nandiyan din from abroad. And yun lang, mamalungkot lang nga, may mga may sakit. Kaya medyo hindi kami talaga libre-libre sa pagkilos. No? Pero anyway, thank God, hindi naman ganun kagrabe ang mga nangyari. Sakit-sakit na yan. Do ako, medyo inubo pag nagsasalita. Yeah. Yun, that was the Christmas. Yes, and you know, dahil siguro sa change of weather, ne? Opo, opo. Itang Pilipino, yung lamong bagya, kukukuta ang posisyon. Opo. Sobra lamig po dito, tsaka ano pa eh, medyo makulimlim. Yes, definitely. Makanyan muna naman kaya ni Pampanga, ne? Ah. Kaya, talagang yung katawan tamo pang local mo. E pwedeng siya din yung kaya katawan eh. Agandang marandaman talaga po itang medyo dimlang bagya, no? Opo. Anyway, madimlaman, mapaliman, parati tayo ng mga tsukenin eh to continue Opo. Our mission. Opo. Okay, diretso na tayo sa ating pagbasa ngayon, no? Sister Rose, ika nang mabasa natin ni Kakatang Ebanghelyo. Pamamasa King Maya Pabalita at Pangkam San Lucas, Kapitulo 2, Versikulo 22 hanggang at 35. Mira singaldo, bang tuparan da ri Jose at Maria, inyutos na ning kautusan ng Moses, at gampanan in seremonya king pamaglinis. Inya de la re in anak king Jerusalem, bang iyayin de king Gino. Itiya in makasulat king kautusana ning Gino. Kailangan yang mitalaga king Gino in balang lalaking pangane. At mintala naman ka rin, bang miyayin ayin sakripisyo, antimo in yuyutos ning kautusana ning Gino. Kaparis ning batu-batu o kaya aduang pitsun. Ating netong alalaking, manuknangan ka rin, Jerusalem. In Laguna, Simeon, metong niyang tawong mayak at ating takot king Diyos. Panayane in pamagligtas ning Israel. In banalay espiritu at tsukang Simeon. Pepabalo na kang Simeon, ning banalay espiritu. Iyang mate hanggang ene akit in Kristo ape nga po ning Gino. King agat ning banalay espiritu, linubyay Simeon kin templo. Nyang ding pengari ng Jesus de la de kin templo, bandaptan in adwaning kautusan. Kimunaneng Simeon ning anak, kareng takdena, at pepasalamat siya kin Diyos. Nga na, Gino, ngeniti paran mo in kekang pangako. Paburen mo na yung painawa in yung kekang talasuyo. Ikit danamo rin ding matako in kekang pamagligtas. A kekang si Jackie ngarapan ding sablang bansa. Metong asala apakilala king kekang dalan sa ring pang pagano at munyeda ngalan king Israel a kekang balen. May pamulalala ding pengari ni anak ing sinabi ng Simeon tungkol king anak daw. Binindisyonan na lang Simeon at nganak ang Mariyang ima ng Jesus. Pinili ni ning Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan darin dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda a ibat king Diyos. Oneng, insulto ang daring dakalatawo. Makanyan, mibulaglag ing isipan ding dakal.
at sugatan ni in puso mo ning kalungkutan at kasing taram na ning metong apunyan. Imaya pabalita ning Ginoo. Kapurian kay ka, Kristo. Oh, Kristo. Sister Daisy, uling maka-Christmas color ka, ika na mo. Green. Hope. Whispering hope. That's right. Yeah. Oh. Oh, so, sige po, if I may start, amo? Mm-hmm. Of course. So, ang gospel po natin ngayon ay ang nakita kong mga kahalagahan na ipinakikita ng gospel natin ngayon ay yung pagiging humble at obedient ng mag-asawang si Mama Mary and St. Joseph, no? Nasabi ng tagapagligtas, Diyos ang kanilang hinahawak o yung nasa kamay nila, no? Ang ating Panginoon, pero hindi sila nagmamayabang, ay exempted kami dyan sa mga ritual, ay ganyan, hindi nila inano yun. Sinunod nila, no? Yung mga customs, mga tradition, mga ritual na ansang ayon sa pananampalataya nila. And that is a very good example, I think, of being humble and showing obedience to the right way of showing our faith. No? At mahalaga nga. So, doon din pinapakita na mahalaga yung pagtatalaga sa ating mga anak sa Panginoon sa pamamagitan ng mga sacraments. No? Mm-hmm. Tulad yung baptism and confirmation. Yan. Yan ang mga pagtatalaga na mga sakramento natin. To seal them as the being the children of God, no? Katayo, mga anak ng Diyos. And one more that I think is being said in this gospel is devotion, no? That si Simeon, dahil noon pa lang una, yung devotion niya sa Panginoon ay nandyan na matindi, no? To the point na nagbigay pa siya ng timetable sa sarili niya na hanggang hindi niya nakita ang Panginoon, hindi muna siya mamamatay, something like that. And then, dahil may devotion siya, na-recognize niya kagad ang ating Panginoon nung dumating siya sa lugar na yon. That is the benefit of having devotion, a deep devotion to our Lord. You will easily, agad mong mararamdaman ng mga nais niya, ang pag-lead niya sa iyo, kung saan, kung anong hindi, kung anong sige. No, you magkakaroon kayo ng deep understanding, wisdom, no? Ngayon, kaya yun, dahil sa devotion, nagiging malalim at malinaw ang paningin mo, nare-recognize mo kagad ang Panginoon. So yun ang in-encourage na sa atin, no? Obedience, humility, and a deep devotion sa Panginoon sa buhay natin para lagi tayong nananatili sa tamang daan. Yun lang po, thank you. Yes, and I think ito talaga ang tawag sa atin din, no? Kuminsan we follow so many directions ngayon sa buhay natin, but yes. We following the Lord, no? Ayong obedience, no? Yes. Important yan, no? Thank you, Sister Daisy and Sister Rose. Opo, Mong. Yung gospel po natin ngayon, talaga makikita natin yung promises ng Panginoon. They are true. At yung fulfillment, talagang tuparana po pa siya sinabi na. At yan may nakit po ngayon. Yung presentation in the temple, kailangan niya i-presenting din. No? Kaya ba't yung Mama Mary, at the same time, iya muna mamitalagaya po ne. Kaya ba't di natangisim yun? O hindi po itang buridang akit din da kalata, which is up to now, balo ko mo, ngayon naman ay ganagana, na po itang ikit ng Simeon. Di ba po King Isaiah, ita, no eyes have seen, no ears have heard. So makantaya po ka, bless. Imagine, till nani, nganak, intalapatik. Tapos nga, siguro talagang asabi mo po itang patsya, ikit mo na yung salvation mo, pwede na kapin naman mati. Pwede pa mamunawan eh po. Tapos kapin na yun eh, kanano pang pa, uy, tayong penye na yan na, di ba, tinuwaya kong mami na yan. Kumbaga, he's serious. Kaya lang kayang, seryoso yun talaga po king kayang kasalpantayanan kay Gino. Na masanting la pong example, kaya katamo natin tamong inspirasyon na kuwanan po kang Simeon na balo na dakaling malyari, dakalya po aranasan ng Ginoo. At ingin damo mo naman, makanta mo naman po. Kasi as a mother niya po, patsya in pain niya yung anak mo, at inyang struggle, doble po itang pain kaya kami inang. So, Imama Mary, makantaya po. Pero, at chuya, so iya po, pwede tayong gawan mo naman, Ima, na pwede tamo pong magsandal kayo. Niya po ay nakatamo rin paborin, kalupa na po yung gawa na kang Jesus. That's very true, no? Ini kasing gospel ini, of course, baluta mo,
May ka-repetition niya ini kayang February 2, no? Diyan Apo. talagang kaya ni presentation ni Temporita. Presentation with them po. Piyesta king mabalakat kanta. Ah. Presentasyon. Nana, o kaya, ako sanday ni mo naman, Candelaria. Okay. You know, metong karing kapatad ko, ya, pining Lagyo na ita, presentasyon. Uling yung February 2, yun kayang, birthday. Oh, yes, so, ay happy na birthday na kanita itang betong watch na yat si kundik. Anyway, tutu, you know, regu yung nakala importante, ne? Bata sa talagang they really have to follow, no? At metong yakarin ini, ne? Itang 40 days after birth, kailangan mika nanita itang pamaglinis sana kene, purification. Okay. No yan. Opo. Wow. O iteng lagi yun ang chiko, purifikasyon. inipin uling kailangan na malinis siya, ne? Yung meto nga babae, after childbirth, no? 40 days, no? Nung lalaki, balang po at ang babae, doble pa yata, something like that, no? But you know, talagang Jewish society kaya eh, pati ang nalistik kaya ring lalaki lang medyo maka-highlight kay karela sosyedad kaya pwede itang laban mo naman eh, itang balang lalaking pangane si mi talaga yun and then they have to ransom it pala mo bayaran de keng Diyos ne uling i-offer de pero pala mo bayaran de bangkatay nga pong ginubo pala mo ibiene karela. Muna yun eh, kahit yung discrimination karening offer eh. Potargong kalulu ka, o ini. Bati-batu. Kaya aduang kapari sa pichu na nakene. Medyo potang makwalta ka, tupa. Malyari yan eh. Pero nonetheless, you know, the couple, kening kakatamong yung dumbire na po isang nose, talagang itapin, they were so obedient ka rin yung commandments sa rin, no? This is something very important. Uling, bakit? It all starts, sa mga family, na it all starts from that good example, di ba? O tangakakit mo rin pengari mo, mapamintula. Karang, gusto na ninyo, no? Ako personally, malati ko pa mo, ini, talagang, diyang ikuantin dyan yung misa, abe-abe, tutukida ako. Tutuki kayo. Eko naman balo, pero ay hanggang yan eh, very fresh ka na ako ito. Tatandaan ako nung makananong Ella Sasala keng pamanyo mo kayo, pengari ko. Ita, diyang anak ka pa mo, emo man natin dyan, but when you see it, but you follow. Emo kalingwan ito eh, kasi nung repeatedly they do it, and then of course mangutang ka siguro talagang maulagaya ne at nanan ko nang malati ko pa agad-agad kabitan kay mako kasi tatambing keng ano tuturo itang image ng San Jose kay kami St. Joseph the worker kami ne Tairane Jesus makanya no makita kay ang altar mate itang old church na ng Florida Blanca Florida wa pa tayo sabihin ko kang mako ning santo ngayan something oh eh pa kay magkwento na yata niya pala yan ta kape malagyu yan may tatakyeng Jose, ne, wait a pin. Look at that, no? Nengkay, you're full of innocence, you know, you don't know what these things mean, no? Pero pantantawli, potang nga recall mo, at talagang uling emo kaklingwan, wait a mamin tula. Mamin tula kaya ka utusan yung ginurempe nga reko. And you know, ako ah, of course, he is the Son of God. Yung kaya katanggin mo, ako yung tansya ko. Yan, may king mapaminto yan naman. Ini yung example na yun. Igit na karempe nga rin na yun. That's why, you know, I think at one part of the gospel,
mo sinabi ng ginoo, because he was accused of breaking the law, di ba? This is the law of Sabbath and everything. Pero rin sabihan na ng ginoo, I have come not to abolish the law, but to fulfill. Diba? To fulfill the law. Makanaan yung maging lawbreaker yung kakatang ginoo, kabang oini ing tenam da. Ne? Bala mo yung tetak da rin yung kayang tengari. Malatiya man, ekubalo nung antin dyan ay ning tradisyon na rin hujo ngayon yun ang malatiya yung Deladegan Temple presentation. But I guess, he remembered all these things. And then later on, na I explained na karing pengari na nung magagawan dito, na ano yung kabalduga na nito, di ba? This is so important, lalong-lalo na ngayon, eh? Yapin po, karing pengari ken, itang good example yun po, ano yung karagula impact. Karing, yes. Lalo-lalo na po itang daragula. Opo nga. Karetang anapin, karetang critical formative years na rin nga na. Ako pin parating sabihin ko kayong potang mami niya, maging role models kayo kasi rin nga anak ako potang daragula. You know, they imitate you. Di ba? Ini parating naman yan eh. Kung ano yung ginagawa ng matanda na gagawin din ng bata. Something like that, no? Yeah, pin, you know, two days ago, may ngasal ko kayo ng Paris ko na inglag yun na Aaron upon Tricia. Yan. May itong senior ko karel about ini, keeping the commandments of the Lord. Ne? Eko lalabag, eko lalabagan din utos na ning Gino. Maging mapaminto kayo. Ne? Uling rin ng adbang may kasala rin eh, pareho lang masisabon to, karang pengari na. ila mismo sasabihan doon. Ne? Mm-hmm. Pero ngayon hindi kayong pengari, sabi ko, pimpotang maging pengari na kayo, ay, kailangan, yung mugawan itang maging mapaminto kayo, King Diyos, muke kayo. But you have to set the example, karang anak yun. Ito sana rugong maging mapamintula naman, King Apong Gino. Kasi kayang kasal, itang third question, ano yung kasanting niya? Itang, are you ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Okay? Raising your children to be good Christians. Sabi ko, Pingkarela, nung ngayon pa nga ako yan, ay, alang kasal, goodbye. That is their solemn commitment to God. And you know, logic mo ito eh. Very simple mo nga din dyan. How can you raise your children to become good Christians while you are not a good Christian? What? Kamamin to ka rin utos na ninyo, no? Wala nung pakiapusan na kaya ka. Makanaan lang maging kaya pa-Kristiano rin. Anakaragulit ang itang impact, itang influence na rin pengari. Diyan ang kaya ako, I encourage na eh. At yung kanya, magpiesta kami kay Santo Niño. I encourage diyan, edante diyan rin anak, Tokyo kay Pisamban. Okay. Kita manakit lang mala Santo Niño kay. You know, that will start something there, no? Curiosity, pero later on, then mitatanam lang. Nang kanyang malatiko, dadalada ako kay Pisamban. Ako ngayon eh, you know, hanggang matuwa na ako, I still remember those Sundays, maranong kayo magising and everything, no? Because, uitapin, uling gawa da rin pengari ko, ikit ko karela, di kami may kakapatad. And, you know, it made a great impact in my life. At uinipin, so, may pare ko pa. You are the product mo. Something like that, no? It all starts, hanapin, from the family. Sister Rose, what ating nga buring dagdag before we take a break? May remind ko po niyang karing anak, tuturo ko po, grade 1 eh, karing po talaga mayakit nung nanin Penny Batandang Bale, nung nanin Penny Batandang Pamilya. They are reflection of their parents. Potang kay, Diyos ko, yung balong makananong mula pong kayang kasi huling ko'y 10K double dating mapanagkas niya mo, ating pong manula. Kasi they are victims. Totoo itang... Delado, king is cruel. Itang environment na rin. Opo, you cannot give what you don't have. Eh, di nga anak ko, bala mo, sponge na din.
Pagka sinosomekin ganun, i-absorb na nga ang pwisa. That's So, right. Yan ay kung kaya po natin sinabi yung good example, role model, modeling. Mm-hmm. Yeah, pinto. Sister Daisy, you might Opo. Want to add something? Opo. So, Tagalogan ko na yung pumnemo. Sure, sure. No problem. Ako po ang pinakanatatandaan ko sa good example of being a Catholic. Ayang si Lolo Bito namin, no? Si Lolo, Lolo ko. Bukod sa sculptor siya, sila gumaga. Sila gumawa ng Virgen de los Remedios image natin. Wow. Opo, si Lolo Bito. Bukod doon, talagang maliit pa lang ako, nakita ko na sa kanya yung pagsunod niya sa mga Ten Commandments. Unang-una dyan yung keep holy the Lord's Day. Lagi niyang sinasabi, sabi niya, kapag Linggo, walang magtatrabaho sa mga katulong natin, sabi niya. Kailangan isasama natin sila, bigyan ng pagkakataon na magsimba. Ay, magagalit siya pag binuutusan mo sila. And then, yun na nga, he sees to it that all of us go to church with him. Yeah. O kung di man namin siya kasama, dapat magsisimba kami. Mm. Kasi sabi niya, kapag hindi kayo nagsisimba pag Linggo, sabi niya, mamimiss ninyo yung isalbag ng, ano yun, yahagis niyang grasya. Mamimiss ninyo yun, sabi niya. Kaya dapat lagi kayong nagsisimba pag Linggo. Natanim sa isip ko yun. Kaya hanggang ngayon, ayaw ko mamiss ang mga misa sa Linggo, kahit na online lang. Dahil si Lolo, yun ang naging good example ko. And you know, talagang yan, no, yung the seeds of faith, di ba? Yung mga binhi na yan, kailan bitatanam kaya katahon eh. Kurang edad, wow, etang masyado nga intin dyan, etang ma-explain pa kanito, yan our comprehension. But, you know, they are stuck in our memories. Eh? Malaking memory bank na nin ka, ning cellphone o ning computer. At so lang rin, later on, they will pop up at aga na kang tanong, wow, importante pala yung ating mo, yung tama nga di, sariyo, yung tama yung ba, because itapin, ne? When you go back to your past, ne? The early beginnings of your life, yes. Oren din tenam dagay kayo. Yapin, I think, ini po masanting yan kay, masanting yan pag-anaka kay katama mong pengari, no? It's not really altogether providing the material needs of your yes children, right? Over and above that, itapindang spiritual. Yes, dinan tayo at ibigay tayo po in the greatest gift of Christmas, right? Yapening ka katanggino. Okay, yeah. At ikatay pa mo yung masandang pisamin sa atin. Mga gusto po maging members ng ating podcast. Tate Kista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. Once registered, makatnang ko kayo ng daily inspirational messages on the Lord. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, no? Pasasalamat, pwede niyong i-send po, no? At isasali po natin sa ating mga daily prayers and daily masses sa ating radio station chapel. Pinapasalamatan po natin si Sister Chombas of Our Lady Victory dyan sa Dauma Balakat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, magpatugtog po tayo ng isang napakagandang awitin. O ito, itong second part ng ating gospel ito, no? The famous Simeon's Canticle. Yan, by Hangad, no? Pakinggan po natin.
segment ng ating Thursday episode ng ating programang Barkadahan kay Kristo. Okay, pagpatuloy natin itong ating discussion, no? At yun nga yung awitin kanina, yung Simeon's Canticle, yan, no? Ito yung ating gospel, no? Yung sinabi ng Simeon king kay katamong gospel kini, no? Ginoo, ngening ti paran mo yung kaya kampa, pabure mo na akong painawa. Yeah, usually, it is incorporated kang night prayers meaning. Ne? Liturgy of the hours, yes. You just imagine, ne? Manaya ka, siguro ka lang ba na manaya ng Simeon ay, ne? Opo mo, tinuan eh. Yapin? Kaya katamong ganyan, Diyos ko, nang kay 5 minutes kang manaya, 10 minutes. Tinuan na lang. Impatient la po mo. People are impatient. That's right. Oh, you're correct, Sister Rose. Then kaya natin, patience is a virtue. Pero what ang maninaya ta mo at bala mo, purita mo, ora-orada, agad-agad. Instant. Epo, instant man. Unang nang kaya nga pong ginun eh, you know, he delays everything. Halos. Nang kaya ka rin nakapasubukan nga pong ginun eh. But, you know, karetang manayang alangsawa. I think there, no? Akit mo nung makananula, itaping nga manuha ng Sister Daisy na nilit ng devotion. Ne? Devotion ng Simeon. See? Ang giyang may antala, bala mo rin pengarin ng, you know, St. John, di ba? Zacharias, Sampoy, Elizabeth. Elizabeth. Opo. Wow, may ninay lang malamba mo naman. See? You know, people who have that capacity to wait, no? Pero in faith, okay? E tama na yung bala mo, ala namang kasalpan. Pero in faith, tama na yun. Siguradong magbunga, eh? Ating resultang masanting. Itapin, bisa ka te, bisa, pakibata na kata ni nga pong Ginoo. Itang sinabihan ng Sister Rosa, itang katapatan. Ing Diyos, yung kayo medyo madili lang ba kaya retang katuparan da rin pangako na ng Ginoo. But, nonetheless, He will fulfill His promise. Amen. Yan na, yung kayo po, well, you know, admit it or not, yung kayo, itamu, diyang itamu tapat kaya nga pong Ginoo, yung kayo mga lingwan tamo kaya, but He will never, ne? Bala mo talikura na kata mo o lakwa na kata mo kasi pinuhin yung pangako na. And you know, yapin kandelarya ining presentation in the temple because of the words of Simeon. Yapin usually kayong February 2 magkay kay tangan na magbless kaming kandila wow. Because of kaya may itong statement na kaya niya na may itong asala na papakilala king kekang dalan karimpagano at munyeda nga lang king Israel na kekang balender. Itang light which I think kang simbambingin eh. Apo itang medyo inincorporate ko kang areng homilis ko na eh. Kasi yung kaya kaming kaitang about synod itang nanita abe susuyo ana abe sasaya king Ginoo ngayong Pasko ak medyo pelitang ke abe imbes na susuyo susulu abe susulu eh but abe imbes na sasaya sasala. Okay, something na po. Amen. King Ginoo kasi tang bala mo pasala ning pasala ne as we progress king simbambing. Which is true, I think one thing na I share ko during the simbambengi itang merong humiling I share ko itang about kaya itang pigaga na kanda rin tao ngayon eh. Kasi ating merong independent pollster na pepalwa lang survey, you know, itang survey ane kasi nanulakan no rin what are the things that make you know Filipinos restless or worried. Nanula rin
pigaganakan da rin Pilipino kan 2023. Okay? O rin, baka dalong yung laki ka tamo rin eh. Kaya the survey, rentang top three answers. Wow, tatandaan ko pa. Pepalwal Dini before, I think December 16 or 17, by CNN Philippines. Number one, ang nakita survey, yung pigagalakan na kanoon yung Pilipino, yapin itang, they might not afford their basic needs in 2023. Okay. Tatakot lang, walang kayong inflation. Okay. Diyos ko, ne? Kaya lalong sibuyas, mayroon mo. Potang kayo, may ka-oil price hike pa. O, hindi ka nang pitatakutan na rin Pilipino, potang kanoy na nasali. Ito pa mga ilangan doon. And true enough, no? Nang kayo pin potang kareng mamalengki, I think, kayo, nung mamalengki kayo. Okay. Ba't bala mo paritak na yung paritak yung value na, yung nga sasali pera. Opo. Alaming katulid po mo. Totoo ito. And you know, this is the first thing that worries Filipinos in 2023 according to the survey. Kaya ba't pangadwa, o hindi ka na yung pitatakutan da, yung wata ka no, mawala yung obrada kaya 2023. They might lose their jobs. Yapin yung, I think, kalampagan tayong gobyerno to create jobs talaga. Na, job opportunities, work, para to, you know, ining kaya katami ka economic activity, tamo, mga ganyan. May kobra na rin tao. So, ining ang pangadwa, losing their jobs. Ne, wapi naman po tang, Diyos ko po ta, ne, uling ating manyarang kumpanya, o kaya masakit yung biye, mamawas la. Mm-hmm. That really, you know, worries a lot of us, no? At pangatlo, kitang survey in bala mo madalumduma mag-worry ka ng Pilipino, yapin itang health. Yan. Kasi pin mitatakutan la uling marakal kang rule to biyaya yung sakit. Opo. Totoo, Diyos ko. Ako eh, kuno bilang din yung variant, ne? And what's happening in China right now, talagang makatakot. And you know, whether we like it or not, talagang in concern tamo ka rin, keng health tamo, ne? Lalo na po, tantutuwa na ka. Maintenance, gana-gana. So, these are the things na bala mo talagang, nang kay clouded, yeah, madalom dumiyang isip na ning Pilipino ka nung yan eh. O rin din bala mo tatakap. Pero kasanteng, bakit? Amidst all these things, kalupan ang sinabi ng Simeon, ne? Hanapin kayo, ne? Metong yung salang papakilala king kaya kandalan. Ne? Karim pangano at karing Israelita. O ini, sala. O ini, panghawakan tamo. Opo. Amen. Itang kaduang survey, itang Pulse Asia, positive naman ini. 92% karang Pilipino naman, kaila hopeful la. Okay, diyan mag-worry la. Mm-mm. Pero ating pag-asa kayong puso da. 92%. This is very high. Okay? Not because they have a strong confidence in the government, no? In survey, kasalpantayan ng tamburin. Their faith. Yan number one, o ba't hopeful na rin Pilipino. Okay. Well, siguro, kumpiyanan sa tamo kayong gobyerno, pero number one, nga pong gano'n. Iapamurin itang BBA, yan, sala ning kapanay, ning pag-asa kaya katamon eh. Okay, po tating konti kanini, Sister Rose. Opo mo. Kumbaga parang yung buhay po natin is like parulang. Nemo, kasi kalibutan na niya po, rayos. Mm-hmm. O, Nepo, dapat ka rin tama ka-focus. Kasi yes. Asyo ka rin yung Gino. And everything will be secondary. Pero nung mag-start ka kaya tang gilid, kaya tang mismuntile, o may tusok niya yan, mamakbong ka. Pero nung ka rin kang libutan, makalawe, the core, itang pinaka-puso mo po. Kasi, totoo, our deepest longing is God. Tanggapan tamo man po at talita, Nemo, yung Gino mo po talaga. Kasi isipan mo na mo, di na tang yateni, nano pa, nano pang painayan mo, nano pang paintunan mo, api na yung the greatest gift. So everything will be secondary, nung karintamo po mag-focus.
Uningali, the world offers a lot of things. Yan yung kay madidiscourage, mag-grumble ka na, ano ka nga pigaga, pero nung kingin mo, nung ating mapundata nga problema, siguro, ibit balikat, kabalo mo, at yung kakiat ang Ginoo. At makafocus ka kaya, makatalan ka kayo. Totoo ito. Yeah, pin totoo itang may itong kaining description na ning kain eh. Datang man ing masikanawra, no, angin eh. Pero masikan itang kaya katamong foundation. Which is, I think, a very positive, eh. In spite of the fact na marakala, diba, pigagana kang ngayon, bieta mo ngayon eh. But still, no, we find hope, ne? Uling itang kaya katamong kasapan tayong kinggin. Sister Daisy? Makamute niyata, Sister Daisy. Lako may pa, wow. Yan. Okay. Ay, sawa. May ngila kasi ganun next door. Anyway, ako po, maniwala ako, naniniwala ako, it is in the darkness that we see the light. That's no? Right. Kami, ako, personally speaking, mm-hmm. we are now going through dark moments in our life, no? Mm-hmm. Financially, etc. Yeah. But it is also during this time na talagang nakikita namin, obviously, kung paano ka talaga inaantabayanan ng Panginoon, lalo na sa Providence, nandiyan na yung ano natin sa kuryente, ganyan. Wala kaming ano, bigla may darating na biyaya from an angel, no? Nakikigas mo, gaganyan. Bigla magpo-provide ang Panginoon for that need. So kahit na tama ka lang nakakaraos sa bawat buwan, every month, or sabihin natin one day at a time, pero nakakaraos ka. So sabi ng mga apo ko, yung mga anak ng sabi niya, Lala, ha, really, and now I believe that God is really wonderful. Yung ganon, mm-hmm. Because if you will not be passing through dark moments, you will not see the light. So that's yun, right. Ako para sa akin, blessing pa rin ang mga dark, may tawag dyan mm-hmm. The dark nights of the soul, yun ang tawag doon. Kay St. John of the Cross. Yes, so, nabasa ko po yun. So sabi ko, thank you Lord for allowing me to go through these dark nights of my soul, but I can see you clearly during right. this moment. So po. And you know, in all things talaga, God will make a way happen. And that, yes. that way, we will have that light, no? To, yes. You know, help us journey together kitang dala na papunta king Ginoo. Ako, I always say this na yung kasalpantayan ng tamo po, enangan lako in darkness. Yes. Parati itang mm-hmm. darkness. Pero, mm-hmm. at least, we have that light for us to journey. Mm-hmm. Eta mitiso, deta mo malili, because we have the light. No, as mm-hmm. we okay? Ing importante po panghawakan tayo ng sulungay ta. And later on, you know, we always hear this at the end of a dark tunnel na. Parating, eh? Wow. You will see the lights and like that, no? Opo. Yeah, and I think these are good insights and inputs for us, ne? Uling talagang sabi ko pin, you know, okay, 2023, matakal na pigagan na kanding then Pilipino. Totoo, we don't have any control. Ala naman makibalo nung nanong malyari kaya katamog yan 2023. Mm-hmm. Yung makibalo mo, eh nga po. Yan. That's why, kaya tamo talaga magsantong eh. No one else, no? Kaya, ini po, kalupa ng Simeon, eh. Lanyan po, may nai, ikit na yung sala. May kad, siguro din nalan niya naman dalumduminig Simeon, eh. But when opo. He saw Jesus, o ini po yung fulfillment, no? He saw that light. Which, anapin ka, eh, nangakit na eh. O ini, na, paboren mo kung painawa. Pwede na akong rest in peace, Lord. Okay. Kung masasabihan ko ito eh. You know, when you see that light, itapin na, itang manyama na kaya ka na, ay, Lord, okay na ako, ma. Pwede na ako manahimik, painawa. No? Opo. Because you are here already. Ne? Yes, hindi yes. Hindi po niya kang sala, something like that, no? Opo. Okay, at muntata na, kaya katang third segment. Okay, Saint of the Day, Sister Daisy. Opo. So, yung santo tamo po ngayon is Saint Thomas Becket, Obispo at Martyr. Yeah, yung Chancellor, kilog ng walong banwa, ng Inglaterra at Arsobispo ng Canterbury,
Mataintim yang manalangin na rapan ning altar ning Katedral ni Canterbury, inyang lapitan dering at lung tao ibat king gulot na. Ing metong kareti tinasne ing espada na king makatakot aparalan. Ibeket, pagkatiwalahan ng kakaluguran Enrico Cadua, king ari ng Inglaterra. Dapat, ikwara, may kaintindi king pisasabian ng katimawan at katuliran king banala kapulungan. Itang pate, may pupus siyang kapait-paitan indiyang ding grupo da ring tawan ng tauan ng Enrico, silsulan de ngari king kayang mua king arsobispo inya sa ing may banggit nan din Pete Ray Becket king altar ning katedral ning Canterbury kay bat da ring atlong banwa may deklara yang antimong santo at may kilalang antimong bayani a may kiyulaban king kalaban ning banal a kapulungan may natili ang antimong metong karing kilala ing Ingles a santo ang gana king Enrico Kawalu inyang panahon ning reforma daring protestanti lepas tangana ne ing kayang dambana sinira ing butol na at inutos ng eya mabanggit ing lagyo ng Becket. O itabu, so itapin po yung kakatang kahit a saint of the day. Yes, ikita mo talagang dark moments can be an end, eh? Pero pinili na talagang manatili, ne? Kaya kayang kasutong. I think, you know, the saints, especially the martyrs, no? They have been, you know, they underwent a lot of scrutiny, ne? Yes. Mga bayat, tampong mga sakit, hanapin. But they are really, you know, an inspiration and example for us, ne? Mm-hmm. Yan, maglakbe pakete king ato. At yung kakatampong saint of the day, Santo Tomas Becket, metong obispo at martir. And to formally end our beautiful episode today, Sister Rose, paki lead mo kami kine, king metong a concluding prayer. O Diyos, umeka at topan mo po. O Ginoo, mamalagwa ka king saog mo. O mayupayang tutuo at e mayaya kita Diyos, pinawi mo ing dalumdum ning metong sikluban inyang di natanging sala mo karing biyemi. Ituro mo kesa ng mipasyod in pangabayit ng Heso Kristong anak mo ang mabibiyet magari kambe mo at in banalay espiritu metong mukim pa nga Diyos manggaman king alangango. Amen. Amen. Manano na sanang in mayupayang Ginu pagkalama nakatamong benging mit mo king kapainawan ang pong mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Okay, thank you very much, Sister Rose. At din kakatampo pong schedule tomorrow, December 30. Yan. At din tampong mass live from Santo Niño Parish, City of San Fernando. It is the Feast of the Holy Family. Yan, mga niyan, eh. Ngayon po biyernes siya. Huling bining in Sunday, Domingo ya. In Sunday, New Year, Domingo ya. New Year. So, wala may salaki la rin yung kakatang solemnity and pong feast. Wapen. Anyway, this year po, Yernis ya, in Holy Family. Ne? So, tintaan mo pong misa, itang 20, kaya kami pong parokya sa Tony Japanese. And of course, tintaan mo pong misa muna mang kening King Radyo, no? Itang kakatang 11, morning mass, no? Misa kong radyo. Okay, paalam, pasalamat and greetings sa malamu nakatamod eh, tangan na brother Per. Busy siguro. Busy. Boto marakal pang manye cloud ng brother Per. Sister Rose, paalam, pasalamat and greetings. Opo, dakal-dakal pong salamat sa lita mo tatapot kem dalundong kasi lita ay appreciating sala nung alam dalundong. Happy New Year po! Bye-bye and God bless. Thank you very much and say my regards to my classmate there. Opo, makakarating mo. Okay. Thank you. Sister Daisy. Sige po, tandaan ng tamo po, kabandadalan tamo keng kadalumduman, tandaan ng tamo, importante mo ken. Abe-abe, may papanantabe, kabang manantabe, kayantabe ang Ginoo,
Bagse ng Sahin ng bagse. bakse, no? Amen. Talagang lahat. Kita mo, punta Bigyan kami niyo sa naman itong laman. bakse ng bakse. Happy New Year! Itang Yes, bagse ng Happy New Year bagse. to both of you, and thank you so much. In spite of the fact na I know you have to rest and mapaganda lang ito sa Rene Pasko, but you're still here and we, you know, you are with us as we continue our no apostolate kay Katabong Radio. So we wish you, no, the best of 2023. At ipunit niya kayong among sa impapawid, Father Pep Pakay po ini, ing kaya kayong pa-administrator ng 91.9 Bright FM. Muli pong mabati sa inyo, nag-isang magandang gabi. Ingat lang po. At maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Advance, Happy New Year sa inyo pong lahat. Happy New Year! Bagse ng bagse! Salamat o Ginoo, salamat king diwaning Pasko. Salamat o Ginoo, salamat po, karing masayang dalit, ding kantang mabalita, king kayapan mo. Tatangalanin paligid, kanya man daramdaman sunis Pasko, kanya man pakiramdam king puso ko, uling atyo kayo, ganap na yung biyeko. Salamat, salamat to Ginoo, salamat king diwaning Pasko. Salamat po, Ginoo, salamat po, karing masayang dalit, ding kantang mamalit, aking kayaan mo. Salamat, salamat kay tayo, salamat king kuledig kagyo, king yubot legwanganin, salamat kay tayo, king muliusin lag, masalain Pasko. Salamat kay kayo, king uli yung sinlag, masalain Pasko.